Ayan, lumiwanag na. Inantay ko muna na tumahan yung ulan bago ako mag-film. Kasi ang ingay-ingay. Tsaka yung mga tulo-tulo ng ulan na sinisave ko. Sakain muna ako kasi hindi pa ako nakapag-breakfast. Magsaging muna ang unggoy. Kung meron kayong mga bird's nest na halaman, ilagay nyo to sa pinakagitna ng bird's nest kasi parang fertilizer. It works kasi yung sa akin, sobrang taba na. So, ayan, yan yung nilalagay ko ng fertilizer. Saging. So, eto na yung nabili natin. Konti lang naman, hindi naman yun kadamihan. Tapos, maliliit na sizes lang yung iba din. Meron na rin ako nito, kaso namatay. Ito lang naman yung nabili ko doon, tapos bumili ako ng perlite. Maganda kasi yung perlite doon. Coarse kasi na perlite. Yung binibili ko kasi sa Bunnings na perlite, ang lalaki. Pero eto, maliliit siya. So, eto yun. Mura naman siya kasi $10 lang. And then, bumili din ako ng gravel. Or yung parang topsoil, ilalagay nyo sa top ng soil after ninyo na repot. Kasi nakakatulong din yan kasi ayaw ng snails yan. Tapos maganda din yan kasi minsan kasi yung mga ibang succulents, pag nakatouch yung ano nila, yung dahon nila sa soil mismo, minsan natutunaw din. Advisable talaga na maglagay kayo ng mga little rocks or little gravel, ng mga limestone or anything na pwede ilagay sa taas ng soil ninyo. For protection lang din sa mga ayan, mga peste and sa pagrarot din ng mga dahon ng succulent. Eto, ayan, nakita niyo to, 'di ba, kanina na pinakita ko. Wala pa kasi ako nito kaya kinuha ko na. Hindi ko mabigkas yung pangalan nito. Ionian arborum Lotti variegatum. Correct me guys kung mali yung pagkaka-pronounce ko, pero ganun lang talaga yon kasi hirap kasi nila talaga ibig kasi. So, eto, ano lang siya, $20. Ayan, oh. So, variegated siya. Ang ganda, no? So, parehas siya ng Ionium Sunburst. Pero yung Ionium Sunburst, may yellow yata. Eto, dalawa lang yung kulay niya is white and parang green. Wala pa kasi ako nito eh, kaya, ayan, bumili na ako. Tapos, eto yung sinasabi ko sa inyo na nabili na meron na rin ako nito, ang laki dati, pero nakalimutan ko kung saan ko nalagay eh. Tapos siguro namatay na. Kasi, alam niyo guys, ha, hindi pala sa mga baguhan ng palagay sa channel na to. Ang tagal ko na rin na nagko-collect din ng mga succulents. Yung iba na matay-matay na kasi nga sa lipat-lipat ng paglalagay sa soil, paglalagay sa pot. So, dito kasi guys, sobrang init din. Tapos maulan din. Yung iba, alam nyo na, basta, alam nyo na. So, hindi ko na, na-neglect ko na lahat ng mga succulents ko dati pa. Eto lang yung natira, oh, nahanap ko. Ayan, eto siya. Maliit lang. Yun na lang natira sa andami ko nito dati. Kaya, pero gusto kasi, at saka ang ganda ng flower nito, wala pa akong flower nito. Orange yung kulay ng flower nito ay, maghahanap ako sa Google. Pero ang ganda kasi ng kulay nito, orange na orange. So, ayan, si yung pangalan nito is Echeveria spruce oliver, very common lang, pero maganda kasi to, magre-red pa to pag napaarawan. So, paarawan natin to para lumabas pa lalo. Maganda kasi pag masobrahan sila ng red. Ayan, ang ganda. So, eto $20 to. Ayan. So, ayan si spruce oliver. And tapos eto pala, usap ko din yung may-ari. So, tinanong ko, kasi meron, parang meron na ako nito eh. Pero, kaso naman, ito pala yung pangalan niya. Funny name ah. Brachtuberia a grim one. Basta, di ba? Funny, bakit grim? So, anyway, ayun siya oh. Ayan, kung nakikita ninyo. Alam ko very common to, pero ipapakita ko pala sa inyo yung sa akin na bushy na rin. Pero iba eh, kaya nga nag-iisip ako na baka magkaiba sila. Kasi meron ako nito na ano naman siya, baka Echeveria siguro yon. Pero if you know guys, kung alam niyo yung pangalan nito, comment na lang kayo sa baba. Eto oh, pakita ko sa inyo ha, yung difference nito. Kaya nagdadalawang isip ako na ano eh, nabilhin to or hindi. Pero sabi kasi na may-ari, iba din yung sinasabi ko. Ipakita ko sa inyo yung difference. Wait lang. So, eto siya. Ayan.
So, eto yung sa akin na, wait lang, ipakita ko ng focus ah. So, ayan, kung napapansin ninyo, yung eto naman, parang rosette na rosette. Tapos yung eto naman, yung green one, is parang hindi. Kasi, tumutubo yung mga panibagong baby sa, ano, sa panggilid. Ayan o, oh, eto, like katulad na to. Ayan, so iba, di ba? So, nagdodoble siya. Ang ganda ng pagka-rosette. Tapos, eto naman, parang hindi. Parang mas mabilis itong mag-multiply. Hindi ko lang alam kung pareho talaga sila, guys. Let me know kung ano sa palagay ninyo. Kasi kung napapansin mo, oh, ang lalaki talaga nito. Ayan. Pero hindi to yung opalina, ha? Iba naman to, eh. Tapos, yun nga, yung eto, tingnan nyo naman yung difference, ayan. So, mag-research pa tayo kung magkapareho ba sila. Pero feeling ko hindi talaga eh. Iba, iba yung itsura nila. Tapos, meron pa ako nun yan ha. Meron pa pala ako dito, isa pa. Eto naman, opalina ba to? Nagko-confuse din ako kasi parang mataba din siya. Ganitong-ganito din. Pero, iba naman to. Wait lang, pakita ko. So, eto siya oh. Eto, opalina siguro to. Kaso mga babies lang, ano to eh, cuttings lang to eh, na ginawa ko din. Lumaki lang din siya. So, ayan, parang magkapareho halos sila, no? So, eto yung isa, Graptoviria. Eto naman, Echeveria. So, ayan, oh. Parang halos lang. Pero, pakita ko sa inyo yung ano neto, ha? Yung mother plant. Wait lang. Ayan, napupuno na tayo dito. So, eto siya. Eto yung pinaka mother plant ko. Ayan guys, oh, kung nakikita ninyo. Yung mga babies na to, galing lang din yan dito. Yung mga nilagay pala ako guys na ano, oh, na mga dahon dyan. Hindi ko pa pala naayos. So, eto siya, oh. Eto yung opalina ba to? Echeveria. Ayan, so parang pareho lang din sila, di ba? Kasi yung dahon talaga nila, parang ang tataba na parang halos pareho lang din. Ano po, tapos eto pala, bumili ako ng dalawa kasi kala ko meron na ako nito, pero wala pala. Wala, wala. Yung kapareho kasi siya ng ano ay ng Echeveria Hera ba yun? Hera, oo. Ayan, so eto is eto yung Polydonis. Akala ko talaga meron na ako nito, wala pala. So bumili ako ng dalawa. Okay naman kasi yung sizes niya, tapos may mga babyhan din naman siya. So ayan o, kung napapansin ninyo, ang ganda-ganda. Ganda-ganda niya. Tapos, ang nagagandahan ko kasi yung flowers niya pala is yellow. Ayan. Ito oh. Wait lang. May isa. So ayan, tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung bulaklak. Ayan, ang cute cute. $10 yung isa. Pero tingnan niyo naman ang daming mga kabibihan na. Ayan oh. Ang ganda kasi vibrant na vibrant yung pagka-yellow niya. Ayan. So, bumili na ako ng dalawa para mabilis dumami. Ito pala yung isa na to. Chinek ko rin, pero yung may-ari, hindi siya sure kung ano, yung pangalan nito. Yung nilagay niya na name is Sedum pachyphytum. Pero, chinek ko, parang hindi din eh. Tapos, eto naman, nasa collector's corner to na naka-display. Kasi, sabi niya, 3 years old na. Nagsimula lang daw to sa isang dahon na binigay lang din sa kanya. Dumami lang ng dumami. Sa isang dahon lang ha. Tapos, eto, sabi niya, 3 years old na to. Sabi ko, grabe naman, pressure na pressure ako. Sana hindi ko siya mapatay. Kasi minsan, may mga namamatay din tayo ng mga succulents. Isa lang yung naka-display doon. Sabi niya pa nga, oh, grabe ha. Ang galing mong magpili ha. Sabi niya, unusual yan na succulents na collection niya. So, nakalagay kasi ito sa collector's corner. Yung nilagay niya kasi na pangalan, Sedum pachyphytum. Pero ang dami kasing klase. So, hindi ko alam kung ano doon. So, ito siya oh. Ayan. Ganda no? Ito pala, na-excite ako dito eh. Kasi crusted form. Ayan. Tapos ano lang guys, so $10 lang, pero crusted siya. So, eto yung imbricata. Ayan, di ba tinatawag niyo yung ano, cabbage sa Pilipinas? Ano, cabbage ba? O rose cabbage ba yung tawag niyo dito? So, ayan, imbricata na crusted form. So, kung napapansin ninyo, eto, may mga picture ako dito na ng aking mga magagandang imbricata. Ayan. So, ito yung mga picture ng imbricata ko. Crest form so, siya. So, ito yung ano niya, yung normal na rosette. Tapos, ito yung abnormal.
Diba, unusual? Kasi wala pa talaga akong crusted na form ng imbrikata. So, nung nakita ko to, sabi ko, ay, $10 lang, crusted na. O, diba? So, ayan. Ayan. Tapos, eto din, nasa collector's corner din siya. I know na dati, naalala ko itong mahal-mahal nito eh. Name nito is Patchy Phytum Ganzo. Ganzo. O whatever. So, tingnan nyo, oh. Ayan. Grabe, ang ano niya, ang tigas-tigas ng dahon. Ang ganda niya rin, kasi tingnan mo, nagpa-purple siya, nagpi-pink. So, dalawa yung binili ko. Ayan. Para mabilis siyang padamihin. Cute, no? Cute talaga. So, another pink na naman ng ating succulents. Gusto ko kasi yung mga pink succulents. Diba? Tapos, bumili din ako ng perlite, yung gravel. So, ayun na lang, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget na mag-subscribe. And click na rin, guys, ng notification bell para ma-update kayo every time may mga bago tayong upload. So, this is Sarah G. Smith. And ingat-ingat kayo, guys. Bye!